guys, good morning. Ayan, so today it's Wednesday. Today's Wednesday, July 10, 2022. So today magbablog lang ako. I just had my coffee. Char English. Ayan, so nagkakape ako ngayon. I'm drinking the Barako coffee ng aking asawa. Char. Ay, nag-inom tayo ng, ano ba yan? Alam niyo guys, kaya tinatamad ako mag-vlog kasi wala nang, makaka-copyright ako kasi wala nang tigil yung sound trip dito sa amin. Kaya natatamad akong mag-vlog. Kung napanood niyo yung video ko kahapon, wala kayong narinig kundi puro background music kasi wala kayong narinig puro background music kasi nilalagyan ko ng background music, nilalakasan ko kasi naririnig nga sa camera ko yung mga tugtugan kaya hindi ako makapag-vlog ng ayos, alam mo yun. So hindi natin pwedeng sabihan yung kapitbahay natin na ay dumigay tayo, wag tayo magpatugtog ganyan kasi syempre rights nila yun, di ba? So tayo ang mag-adjust. Tayo mag-adjust kasi vlog natin to. Huwag tayo nangingialam sa kanila. Kaya ang ginagawa ko na lang, nilalagyan ko na lang ng background music. Kaya humihingi ako ng pasensya sa lahat ng nanonood ng vlogs ko. Kung mapapansin ninyo na medyo malakas yung ating background music. Kasi, dahil makaka-copyright ako. Oo, masasayang yung video pag hindi ko nilagyan ng background music. Kasi mas malakas yung nahuhuli nung camera ko yung background kasi gumagamit lang tayo ng cellphone for today's video. Ayan, so talagang wala tayong choice kundi magtiis para sa vlog. Ayan, so today nagkakape ako and bumili ako ng pandesal. So dito sa Pilipinas, pandesal is life. Ayan. And kakaalis lang ni Hubby, magwo-work na siya. Ay, shout out pala kay si Cynthia from Australia. Ayan, kaka nag-live siya. Ayan, thank you sis ha sa pag-support and palag. Alam niyo, hindi na ako nakaka-upload 5 days. Ilang kailangan sumunod-sunod lang ako. Ayun, meron akong share sa inyo. Alam niyo ba, pag hindi pala kayo nag-upload ng videos, nababawasan yung ating revenue. Araw-araw, teka lang, mayroong ano, mamili tayo ng ano. Wait lang, titingnan ko kung mag-ano yung binibenta ni Kuya. Meron daw isda. Ewan ko lang. Tingnan natin. Nakapantulog pa ako, kaloka. Kuya, ang sana? Bakol. Ang bakol? Oo, ganda. 160 lang kilo. Dalawang piraso. 15 kilo. Ay, hindi ba makaon akong banaan. Ito lang ha. Ay, maganda isigang. Wala kay galunggong? Inigang. Na, galunggong pag nga grabing mahala. Mahal kayo? Na. Wala ko ay galunggong mabili. Hadlock, makaon na naman. Hindi mo natuloy yan. Tambako yan. Nasarap yan. Basig malasog. Sos, marusip ka naman kay. Tumanda na lang ako. Saan na? Ay, sawa. Ayun lang, oy. Isang 80 lang po. Ang saka mo na nako? Iisigang. Inihaw. Preto. Pila mo na? 80 lang eh. Ay, nagpalit ko buwan. Dami na pag ma-slice yun. Laman. Huy, nalata naman ang dubok naman. Ay, ay nalata niya. Arao, dubok naman na. Noon sa kapag pusod yan eh. Pusod lang yan. Pila mo na? 80 lang eh. Di na katol? Sus, pag katol, ignan ko, isuli kong piran yung pag, ano. Pantay ka ha? Kailan ba ako na si nanay nga? Yan ang palagi bumili sa akin. Sigurado ka din idubok? Ang gawas naman yung tinaian eh. Pusod yan o, yung pusod niya. Pangis naman. Siyempre, ang anad yun na. Dali mo to sa bahay. Pila man eh, 80 na eh. Huwag man mo yung bangalag eh. Sobra kas kalahati yan. 7 guhit yan. 6 na guhit, 5 guhit lang kalahati. 80? Wala ni tawad, Char. Na, tawad na. Mura na ganina. Tambakol, tamban. 50 kalati, tamban. Kapulan ko. Wapoy, isda. Datos paling kaway. Nga naman daw? Wala, mga bangos, tilapia lang. Ang isda doon.
Mga isdang dagat talaga, ano? Okay. Galunggong, wala. Pag pinakatol, ha? Sus, marusip ka naman. Kailan kaya ako nagbintag katol? Basi karong pa lang. Wala. Sige na, ay, salamat. Ayan na. Papaya, puso, tsaka, ano yan? Puso, tsaka, ano mo tanga? Wala repolyo. Wala repolyo? Meron. Repolyo na lang tayo, ginisa. Okay. Tapos, mayroong ano, repolyong ginisa, tapos, anong tawag nito? Papaya? Hindi. Walang carrots. Meron? Maliliit. Maliliit? Bili ka ng 10 piso tapos 20 pesos na ano? Na, hindi, repolyo. Oh, sabi mo, Nay. Pabili ng 20 pesos na repolyo tapos 10 pisong carrots. Oh. Okay, isa natin sa corned beef. Ayan. Sabi mo, repolyo, ha? Kahit ha. Ayan, guys. So, bumili ako ng isda. Piprituhin ko. Sana hindi siya makati. Ayan. Pero bumili na rin ako. Kasi pag, ano, ibabalik ko sa kanya. Ganyan ako dito, guys. Pag ako namimili ng mga pagkain, tapos hindi ko gusto, tapos nagbayad ako ng good price, binabalik ko talaga. Oo, kahit gaano pa kalayo yung palengke. Binabalik ko talaga. Kasi ano, ayoko yung masayang yung itatapon mo na lang, ganun. No way. That's not gonna happen. Ang ginagawa ko, sinusoli ko talaga. Kasi, di ba, kahit papano, pera pa din yon. I don't wanna waste money. So, kaya ako bumili ng tulingan kasi gusto kong, gusto kong iprito para ano doon sa balance doon sa gulay na lulutuin ko kasi magluluto ako ng ginisa. Sabi ko, magluluto ako ng ginisa kaso mo, naano naman ako na mag, what do you call this? Hindi kayo tudubok. Naano naman ako na mag, ang tawag dito? Na ano naman ako na mag gisa lang ng gulay na wala tayong side dish. I mean yung partner ng gulay kasi 'di ba? Usually dito sabi ng asawa ko dito, dapat daw isang ulam lang sa isang araw. Kasi hindi kasi ang sistema kasi namin dito is actually gagawa ako ng video niyan guys ha? Kasi preparation na rin ito, tulong na rin ito, share ko na rin ito sa mga OFWs natin na gustong umuwi. Alam nyo yon. Tapos nahihirapan sila mag-budget, hindi nila alam kung paano uuwi, kung anong buhay, kung anong pamumuhay. So yun pala yung plano ko dati na pag mayroon akong pera, magagawa ako ng budgeting kapag umuwi kayo ng Pilipinas. Budget nyo sa isang araw, kung magkano nagagastos sa isang araw, magkanong mababudget sa isang araw, ganun. So, yun. Pagdating naman sa amin, nakakaya naman namin budgetin yung aming budget. Alam mo yun. Kasi, hindi naman kami maano sa pagkain. Hindi naman kami ma... Actually, yung asawa ko maselan. Maselan yung asawa ko. Kasi gusto niya laging nagluluto. Ayaw niya yung biling. Alam mo pala, nakaraang, nung palang nagpunta ako sa, ay nagpunta yung asawa ko sa Bicol, hindi kami nagluluto guys. Bumibili kami sa labas. Nitong one time, one day, story time tayo, story time. Habang nagkakape ako, magsa-story time tayo. So, ito na nga. Kaya pala hindi ako naka-vlog nung mga nakaraang araw kasi naalala nyo yung time na nandun si hubby sa Bicol. Ang nangyari pala is, di siyempre hindi kami nagluluto. Ayoko magluto kasi gusto mo bibili lang kami ng ulam. Kasi tatlo lang naman kami and hindi naman kami masiselan. Si hubby lang naman yung maselan. Kaya ako nagluluto kasi yung asawa ko nga ayaw kumain ng lutong ulam sa labas.
Napaka-bibihira lang kami bumili ng lutong ulam sa labas. Bibihira lang. Siguro, every, simula ng pagtira namin dito, kada siguro Sabado lang. Kung kunwari hindi ako makapagluto kasi nagpunta ako ng school, ganyan, nagbibili kami ng ulam sa labas. But, other than that, wala na talaga. Bibihira na. Bibihira kami, occasional, hindi talaga, bibihira kami bumili ng pagkain sa labas. So, ito na nga. Doon, nagpunta na si Javi sa Bicol. Hindi kami nagluluto. There's one time na puro labas. There's one day na talagang buong araw, buong umaga, sa labas kami bumibili ng pagkain. Almusal, bumili kami sa labas. Tanghalian, bumili kami ng ulam sa labas. Hapunan, bumili na naman kami ng ulam sa labas. Kinagabihan, kinamagdamagan, ayan, nag-ELBM na yung lola nyo. Tatlo kami, nag-ELBM. Na may nakain kami that time. Siguro hindi namin alam kung morning, lunch, or dinner yung nakain namin na ikinasasama ng tiyan namin. Kaya natroma ako. Sabi ko, simula nung time na yon, kasi sobrang sakit talaga ng tiyan ko, salitan kami tatlo papunta sa banyo. So sabi ko talaga, hindi na ako bibili ng ulam sa labas. Kasi siguro may nakain kami hindi maganda. Alam mo yun, up until now, pang 2 days na, nandito pa rin yung pain sa tiyan. Kasi wala kami ibang ginawa kundi magpalitan sa kubeta. Tapos ang hirap kumain. Ay hindi, wala kami ganang kumain. Basta CR lang kami ng CR. And up until now, ganun pa rin yung feeling ko. So talagang in-stop ko na siya. Hindi na ako sabi ko talaga hindi na ako kakain sa labas. Alam mo yun, kasi hindi na ako bibili ng ulam pagkain sa labas kasi sobrang nakakatakot. Hindi na, alam mo kasi, sa totoo lang, real talk, hindi mo masisiguro yung pagkain sa labas kung malinis. Alam mo yun, hindi mo masisiguro talaga. Kaya, might as well, magluto ka na lang, o kaya magdilata ka na lang, mas safe pa. Kasi, nakakatakot. About sa ginisang purepolyo, hindi ko na ibibigay yung buong video kasi sobrang tagal. Ang haba na nito, dami pang story time. Anyways guys, mamaya na lang ulit. So guys, ito na yung aking isda at ito ay inano ko na yung, what you call this, hinugasan ko na and hiniwa ko na, but I have a little bit of problem here because kung makikita niyo yung ating tulingan ay durog na. Hindi ko alam kung goods pa ba ito or hindi na, pero ipiprito ko na lang para ano, diba, durog na. 80 yung nabili ko. Nahiya lang kasi akong humindi kay kuya, but yeah, sayang naman itapon. Pero kung hindi to masarap at makatina, suli ko naman to sa kanya bukas. Anyways, ayan na siya, prituhin na natin to. One eternity later. Hi guys, ayan, so today, it's 9 p.m. na. Hindi na ako nag-update sa inyo kanina kasi wala namang something special pero update ko lang kayo doon sa binili kong tulingan. Hindi namin siya nakain kasi 'di ba? So isusuli ko siya bukas doon sa nagtitinda kasi yun naman ang promise niya eh. Hindi ko siya nakain kasi Makati. Hindi nga ako nagkamali, Makati talaga siya. Ayan, buong-buo pa yung tulingan. Ayan. Ayan, buong-buo pa yan. Hindi pa nabawasan kasi tinikman lang namin yan pero hindi pa nabawasan kasi Makati talaga siya. Mahirap siyang kainin ng ganun. Kaya bukas, abatan ko yung matanda, yung nagtitinda. And ibabalik ko sa kanya. Kung ibibigay niya sa akin yung pera, okay lang. Mas okay. Pero kung hindi niya ibibigay sa akin ng pera, okay lang din naman. Kasi baka patinding pangangailangan niya. Mayroon naman na talaga akong lesson doon dati na dapat hindi ka bibili sa kanya kasi talagang mga yung alam mo yung mga tira-tira na sa palengke yung siguro yung mga binibenta niya, nagsisimot, alam mo yung ganun. Pero nakakahawa man, pero syempre diba sayang din naman yung pera. Pare-pareho naman kami naghahanap buhay, kaya ganun. So bukas, isusoli ko yung tulingan kasi Makati.
Papatikim ko din sa kanya yung tulingan. And yun nga. So today guys, kumain kami. Naghapunan na kami ni Hubby. Nandito na pala siya. Wait lang. Ayan guys, ganyan kami kumain sa gabi. Makalat as fuck. Ganyan. Ayan, so ang pagkain namin ay oatmeal. Tapos yung tira namin ulam kanina, yung ginisang prepolyo, tapos oatmeal. Tapos may salami dito ng konti. Ayan, may saging kasi hapunan ni Hubby. And may konting mani. Bumili ako ng mani na fresh. Tapos pinapak lang namin. Ayan. So yun na pagkain namin. Eh, dito na si Hubby. Ayaw niya magpa-video kasi nahihiya siya kay... Lagi na lang daw siyang nakakubad sa video. Kaya ayaw niya magpa-video. Anyway guys, see you na lang din mamaya. Bye! Hi guys! So, andito na tayo ngayon sa kwarto na naman. Ayan, so, dito ko na siguro tatapusin yung aking vlog kasi matutulog na ako. So, medyo mahaba na siya, no? So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you for watching. Stay safe, be healthy, and mahal na mahal ko kayo. See you tomorrow. Bye!